Okay guys, in this video, ipapakita ko naman yung mga tinatawag na Facebook Ads Policies, no? Siyempre, may mga rules si Facebook, kailangan po nating sumunod sa kanila. Okay, so ito po yung mga pag-uusapan natin. Siyempre, Facebook Ads Rules 101. What are the steps of a Facebook's ad review? So kung mapapansin nyo, pag nag-publish tayo ng ads, hindi naman siya agad 'di ba nag-a-active or na-approve. So sabi sa Facebook, ads review is a simple 3-step process. Una, you submit or edit an ad. So kung halimbawa may running ads ka na, pag in-edit mo 'yan, magiging in-review na naman ulit 'yung Facebook ads mo. Then your ad is reviewed. Okay? I-review ni Facebook 'yan. Then after ma-review, magkakaroon ng results, may decision na si Facebook kung approve or denied. Okay, ganito. Whether your ad is approved or denied, Facebook will let you know by email and or notification in your account. If your ad is approved, it will be published automatically and you'll start to see results in Ads Manager. Okay, so mayroong notification na binibigay po si Facebook via email or sa Facebook account nyo po. Then, kung halimbawang approve na po yung ads nyo, makikita nyo yung results doon sa Ads Manager. Ngayon, syempre, hindi natin alam yung nangyayari behind the scenes. Ang nangyayari po dyan talaga, combination po or mix ng tao at machine, yung tinatawag na AI or Artificial Intelligent. Meaning, sumasalang yan sa review ng tinatawag na AI, yung kumbaga robot din siya, so sinasalang yan doon. Then syempre meron ding tao na nagre-review ng ads natin, no? So, merong automated, meron ding manual. Okay po, ayan. What triggers a Facebook ads review? So dalawang klase po yan. Pwedeng nung gumawa ka ng ad, di ba, after mo ma-publish, nag-in-review na siya. Okay. Or meron kang existing ads, then inedit mo, okay, may changes na nangyari, magiging in-review na naman yung ginawa mong ads. Okay po, malinaw? Ayan, changes that trigger a review include, unang-una, changing the creative. Ibig sabihin, inedit mo yung caption, yung headline, or yung image and video mo. So, possible mag-in-review talaga yung inyong ads, no? Then, altering the audience you target. Halimbawa, ang target mo ngayon ay Philippines. Tapos, naka-specify ng Bulacan. Then, binago mo bigla. Kasi gusto mo targetin na rin yung kalapit na lugar ng Bulacan. Let's say, sinama mo yung Cavite, Metro Manila, etc. So, ang mangyayari, matitrigger yung review. Magiging in-review na naman yung Facebook ads na ginawa mo. Okay, so number 3. Choosing new optimization goals or billing events. Ayan. So, may mga binago ka. Let's say, nagtaas ka ng budget, sobrang taas. Possible na mag-in-review na naman yung Facebook ads natin. Okay. Sometimes, your ad is approved quickly. Minsan, may mga ganun, ha. After ng review, mga after a few minutes, biglang may results agad, na-approve na siya agad. Di ba? Pwedeng approve agad or denied agad. So, may mga ganong klaseng scenario. Ayan, only to be denied a day or two later. Yun yung sinabi ko. It's hard to say for sure why that is. The timing suggests that the first approval is done via automated process. So, ibig sabihin, kaya ganon, dumaan yan sa AI. Hindi tao nag-review yung mismong system ni Facebook, yung automated process nila. Kaya ganon ang nangyari. Ngayon, pwede ka mag-request dyan na magre-request ka ng human review. Okay? So, may ganung klase na process po si Facebook Ads. Ayan. How can I speed up my ad review? Sabi ni Facebook, the most ads reviews reviewed within 24 hours. Ibig sabihin, pag lumagpas na sa 24 hours, may something na yan. No? So, may something na doon sa ads na ginawa mo. Pwedeng may hindi ka nagawa or may something na balik ang rules ni Facebook. Okay? Sabi, hanggang 24 hours, i-review ni Facebook. Pero kung halimbawang
tumagal na yan, medyo may something na po yan. No? Sabi, there's no official expedite function with the Facebook Ads Review policy. However, there are some things you can do that may help speed things along. Okay, sabihin nating tumagal na ng mga 24 hours or mahigit na. Pero nakalagay pa rin sa status ng ads mo, in review pa rin. So ganito ang gagawin mo, next time na magpa-publish ka ng ads, gawin mong Monday to Friday, ibig sabihin weekdays. Weekdays ka mag-publish ng ads, then gawin mo 8 a.m. hanggang 8 p.m. Diyan ka mag-publish ng ads. Kasi diyan lang din active yung ating mga human reviewer. Kumbaga, pagdating ng weekend, syempre walang pasok yung iba. More on, automated po si Facebook. So, computer po yung nagbabasa ng ads natin. Malamang, automated process ang mangyayari. Okay. Sabi, be consistent. Domains and ad accounts with a long history of approved ads seems to be denied less often. Yun, katulad ko, syempre, matagal na rin ako sa Facebook. So, nung una, na-experience ko rin naman na ma-denied. Pero yun nga, syempre, inaral ko tong Facebook Ads Policies. So, lagi na akong na-approve, no? So, every time na mag-run ako ng ads, since alam ko na yung rules ni Facebook, alam ko na yung mga bawal at hindi bawal, so, madali na lang sa akin ma-approve. Okay? Since madali ako ma-approve, every time na mag-run ulit ako ng panibagong ads, napakabilis na lang nila mag-approve kasi nakita na nila sa history na ay okay to. Hindi to lumalabag sa rules, okay? So ganun po si Facebook. Pag nakita nila na okay ka kahit na may konting diferensya dun sa ads mo, eh possible ma-approve yung ads mo. Okay? So sabi dito, don't bend the rules. Make sure na tawag dito, make sure na sumusunod po tayo sa rules lagi. No, so mamaya papakita ko yung mga rules, papakita ko yung mga policies na dapat at hindi dapat gawin pag nagra-run tayo ng Facebook ads. Okay? Then, allow for extra time in fourth quarter. Ibig sabihin yung mga holidays, let's say last year, di ba? December, November to December, sobrang tagal ng approval ng ads. Yung in-review niya, hindi lang umabot ng 24 hours hanggang 48 hours. Minsan inabot ng 1 week in review pa rin. So, may mga ganong times na talagang sobrang tagal. Kasi, yan yung, kumbaga, sobrang dami ng advertiser sabay-sabay na nag-ads kasi nga holidays. Na? So, asahan nyo, pagdating ng mga November or December, tataas yung cost ng ads. No? Sa, lalaki yung gastos nyo sa ads. And at the same time, napakahirap po ma-approve ng mga oras na yan. Okay? So, what if my ad is stuck in review? So, sobrang tagal na. No? Sobrang tagal na. Stuck ka na dyan sa in review. Hindi man lang nare-reject or na-approve as in review lang siya. Ngayon, meron kang tatlong pwedeng gawin. Okay? Tatlo. So, una mong pwedeng gawin, you can submit a form to force a review. Ibig sabihin, merong form, may specific form na pwede mong gawin. Halimbawa, in review process pa rin na sobrang tagal na in review pa rin, walang results. So, pwede kang mag-submit na itong form na to. Nandyan yung link. Ayan. Yung www.facebook.com/helpcontact. Tapos yan yung ID number. Then, mapupunta po kayo dito. Ayan. Ang nakalagay po na title ay Ads Pending Review More Than 24 Hours. So, ilalagay nyo lang dyan yung ad ID, case number, and describe mo kung ano yung naging issues. Sabihin mo, matagal na po, last week ko pa to niran, pinublish, pero until now, in review pa rin. So, mga ganun lang, no? So, yan yung option 1. Then, option 2, you can chat with Facebook support through the Facebook Business Help Center. Okay, so paano pumunta doon? I-click nyo lang po ito, or i-copy-paste nyo, i-type nyo sa inyong web address. Then, mapupunta kayo sa Business Help Center. Then, option 3, you can chat the Facebook Ad Support through Messenger. Ayan. So, kung gusto mo nang mabilisan na pwedeng makachat agad yung mga customer service representative ng Facebook Ads, so, i-copy-paste nyo lang to yung HTTP, ayan, m.me Facebook Ad Support. Yan. So, napakabilis nila sumagot. Ngayon, halimbawa, hindi pa rin na-resolve yung issue, no? Mag-chat kayo, baka ibang agent
ang mga kasagot dun sa concern nyo. Okay? So, ayan po. What happened if my ad is denied? Yan. So, may result na. So, nag-aantay-antay ka ng interview, biglang hindi siya na-approve, na-deny siya. So, ang mangyayari po dyan, ipapaalam ni Facebook, bibigyan kayo ng notifications na-deny yung inyong Facebook ads, no? So, Facebook will let you know what rule you've broken on your Facebook account quality page. So, minsan, nagtataka po tayo na bakit na-deny or bakit na-disapprove yung ads ko? Okay naman yung ginawa kong ads, no? So, minsan nagtataka tayo, san tayo nagkamali, no? So, ang gagawin nyo lang, punta po kayo sa account quality ng inyong Facebook account. Yung, ayan, www.facebook.com/account quality. So, makikita mo po dyan, ayan, yung recent account issues, ayan. So, kung makikita nyo, ito yung sa akin, no account or asset issues. Ibig sabihin, malinis, wala akong nalabag na rules ni Facebook. Ngayon, halimbawa, na-denied kayo, makikita nyo po dyan na meron kayong ads na-deny, tapos yung reason kung bakit na-denied. So, at least, alam nyo saan kayo nagkamali, ano yung aayusin nyo dun sa ad na ginawa nyo. Okay. 5 Facebook ads rules to follow to get your ad approved. Ayan. So, syempre, nandito nga tayo sa ating tutorial para mas tumaas yung chance na ma-approve tayo, no? Hindi naman kasi pwedeng mag-run lang tayo ng ads, then approve agad. Meron kasi tayong tinatawag na mga Facebook advertising policies. So, avoiding ad rejection is an important part of Facebook marketing. It starts with understanding what products and content Facebook reviews will and won't allow. Yan. So, meron po tayong kailangan malaman bago tayo mag-run ng ads. So, kung ikaw, bago ka pa lang, make sure na makinig ka dito sa video na to, no? So, focus po tayo sa ating tutorial. Ayan. So, number one, don't advertise prohibited products. Okay. So, bago ka gumawa ng isang Facebook ads, dapat alam mo muna, ano ba yung product mo, no? Baka naman yung product mo, pinagbabawal, no? Pinipilit mo pa rin i-Facebook ads, bawal yan. Okay. So, ano yung mga bawal, no? So, unang-una, illegal products or services. So, alam mo na nga illegal yung product mo, i-advertise mo pa sa Facebook, no? So, ayaw ni Facebook na mga illegal, no? So, kung magbi-business ka man lang, dapat sigurado mo legal yan, no? So, bawal na bawal po yan kay Facebook. Tobacco. Tobacco and related products. No cigarettes. Ayan, cigars, vapes, or any product that simulates smoking. Yan. So, anti-smoking ads are okay. Ngayon, meron lang kasing mga ads na pinipili lang ni Facebook. So, hindi pwede yung mga ganito na yung tabako. May nakita na ba kayong ads ng vape? So, kung may nakita kayo, malamang dumaan yan sa automated process. Pero, pag tumagal, pag nireview ulit yan ng human, madi-disapprove yun. And, possible na ma-lock or ma-block yung kanilang Facebook ads accounts. Okay? So, bawal po yan. Drugs and related products. Yan. So, alam nyo naman, di ba? Illegal drugs. Bawal po yan sa Facebook ads. Paraphernalia and images that imply drugs use. So, bawal na bawal po yan. Kahit na yung batas lang natin sa Pilipinas, alam mo nang bawal, di ba? So, i-advertise mo pa sa Facebook. Yan. Unsafe supplements. Yan, mga steroids, ephedra, ano ba yung ephedra na yan? Human growth hormones. So, bawal na bawal yan. So, hindi yan inaalaw ni Facebook. Okay? Weapons, ammo, and explosives. So, yung mga armas na yan, so, bawal na bawal yan. Hindi naman yung tinitinda sa Facebook talaga. Okay? Yan. Kahit mga toy guns. Yan. Minsan, nadidisallow po yan. Kasi, akala ni Facebook, totoong barrel. No? Although, you can run naman yung mga toy guns. Pero, sayang lang. Baka ma-block yung account natin sa Facebook. Yan. So, adult products or services. So, madali naman intindihan yung mga yung mga adult products, ano ba sa Tagalog nun? You can advertise contraceptive products, but you have to focus the messaging on their contraceptive features. And, syempre, yung audience natin, dapat 18 years old and
above. So wag tayong magta-target ng tao na 18 below 'yon. So bawal 'yan. Payday loans or bail bonds. So basically, any loan with a term of less than 90 days designed to cover expenses until the borrower's next payday is banned product. Yun, so bawal 'yung mga ganyan. So iwasan natin mag-run ng ads sa mga ganyan. Multi-level marketing. So bawal din 'yan, 'yung mga MLM, 'yung mga recruit na ganyan tapos kikita ng ganito. So bawal 'yan. Ngayon, may times na pwede, pero hindi mo pwedeng i-ads 'yung mismong business opportunity na. So 'yung i-ads mo na pag 'yung mga get rich quick na schemes 'yung ganon. So bawal na bawal 'yan kay Facebook. Ngayon, kung ipipilit mo 'yung multi-level marketing sa Facebook ads, mag-focus ka dun sa products. Okay? I-ads mo 'yung products, 'wag 'yung business opportunity. Okay? So malinaw. Ayan. Penny auctions, sabi dito, they are so called bidding fee auctions. So wala akong idea dito, pero ayan, bawal 'yan. Prohibitive financial products. Okay. Some financial products are synonymous with misleading claims. So ayan, yung mga binary options, initial coin offerings are examples, yung mga bitcoins, yan. So mga bawal po 'yan, no? Binablock po yan, auto-block po yan kay Facebook yung mga ganyang klase ng mga ads. Yan. And syempre, bawal yung body parts. So, hindi na kailangang explain pa yan. Bawal po yung mga ganyang klase ng mga ino-offer sa Facebook ads. Okay. Number 2, do be careful when advertising restricted products. Ayan. So, meron naman mga considerations. Diba nga, binanggit ko kanina, pag nag-ads ka ng multi-level, pwede namang products na lang, 'di ba? Huwag na yung business opportunity. So, makakalusot ka sa Facebook ads. Ngayon, kailangan mo lang intindin ano yung mga bawal at pwede dito sa ating Facebook ads policies. Ayan. So, ingat-ingat po tayo kasi very strict po talaga si Facebook pagdating sa mga ganyan. Ayan. So, alcohol. Most of the restrictions on alcohol and ad placements resolved around age targeting and local laws. So, pwede namang alcohol yung i-ads mo. Halimbawa, yan yung product mo talaga. Pwede namang i-ads. Ngayon nga lang, kailangan alam mo how to target the right age. No? For example, nasa US ka. So, dapat ang ads mo, hindi pwedeng 18 pataas. Dapat ang ads mo ay target mong age 21 pataas. So, mga ganun. Then, sa Canada, ganun naman, hindi sila 18 din eh. 19 pataas po sila. Ganun. So, make sure na tama yung targeting natin pag nag-a-ads tayo ng alcohol. Yan. Yung mga dating site, yan, dating services online. Yan. So, wala akong idea. Wala pa akong nakikita ng ganitong ads. Siguro, nahirapan silang lumusot. Pero, sinasabi ni Facebook, pwede naman. Yun nga lang, meron lang silang gagawin. Kumbaga, hingi sila ng permission or request kay Facebook. So, pwede na silang makapag-Facebook ads. Yan. Online gambling and social casino games. So, any games. Yan. So, pwede naman. Yun nga lang. Ayun, sabi dito, ads for casino games where no money changes hands are allowed without pre-authorization as long as you restrict audience target to people over 18 years of age. Ayun. So, yun nga. May mga rules na kailangan pa rin ng permission talaga ni Facebook pagdating sa mga ganitong products or services. Online pharmacies. While you can't advertise for pharmaceuticals at all, yan. Yun. So, wag na natin i-try, na? So, minsan, try tayo ng try. Yung products natin ay about pharmacy, no? So, try tayo ng try. Talagang marireject lang po yan ni Facebook. So, ang gagawin nyo dyan, hingi kayo ng permission, no? So, i-message nyo si Facebook ad support. Sabihin nyo, ganito yung product nyo, ano yung kailangan gawin. So, mag-guide naman nila kayo kung yung products nyo naman ay pwede i-sell online, papayagan naman kayo ni Facebook. Yan. Pero yun nga, mahirap, no? Kung ganyan yung industry ng business nyo, mahirapan talaga kayo i-advertise online yan. Especially Facebook. Yan. Over-the-counter drugs to sell aspirin, cough syrup. Yan. Over-the-counter drugs through Facebook. Hindi po yan ina-allow. So, medyo mahirapan po kayo talaga i-benta yan online, especially Facebook. Yan.
financial and insurance products. Ayan, so sino dito yung mga nasa financial industry, mga nagbebenta ng insurance, ng mga investments, etc. So bawal yan, pati yung mga credit cards, loans, bawal na bawal po yan. Ngayon, papayagan naman, basta, ayan, nakalagay dyan, no? You have to be clear about loan fees, interest rates, and your physical location. You can't directly ask for personal financial information, and you have to target your ads to people over the age of 18. So dapat, yun nga, malinaw yung ads natin, yung mga interest rates, kumbaga, hindi siya tinatago, no? So talagang very, ano ba tawag doon? Transparent yon, very transparent tayo sa business natin, and dapat hindi tayo nagko-collect ng information yung tipong hihingi ka ng information, personal information from prospects, yon bawal na bawal. And syempre at least 18 years old and above dapat yung target natin. Branded content, ayan. So minsan may mga ganito yung especially mga influencer, yan, kunwari artista, ganyan. So nag-post sila sa page nila sa social media, tapos yung damit nila i-branded, no? For example, naka Nike yan, biglang sila nag-post, hindi nila sinasadya, kahit sabi nila hindi nila yun pino-promote, parang promotion na rin yun, no? Dapat i-set up nila yun, kahit sabi nung hindi ka nagbayad ng ads kay Facebook, organic content lang siya, kailangan i-publish mo sila ng branded content. No, meron namang tinatawag na branded content tools doon sa Facebook. So at least malinaw lang sa mga viewers na yung post na 'yon ay ad, no? So kahit sabi mo hindi 'yon advertisement, dapat malinaw 'yon, yung branded content tool, gamitin po natin 'yan. Okay? So social issues, elections, politics, 'yan. So bawal. Iwasan natin yan, yung mga nag-open ka ng mga issues, tapos i-ads, bawal talaga yun. No? So, bawal po yung mga false statements, tapos ipapakalat mo, gagawa ka ng issue. So, bawal na bawal po yan. Cryptocurrency, yan, yung mga bitcoins, so bawal yan. Then, drugs and alcohol treatment. So, although inaallow naman ito, pero kailangan lang ng approval from legit script, no? So kailangan ng certification, punta lang kayo sa link na yan. Kung ang business niyo is all about drug and alcohol treatment, eh punta lang po kayo sa link na nakalagay po diyan. Okay, cosmetics and weight loss procedures, yan, yung mga ano ba yung mga ganyan, mga lipo, kasama ba yung lipo diyan? So syempre, hindi po yan inaallow or aallow yan basta mayroong permission ni Facebook. So hindi siya inaallow. Allowed siya kung meron ng permission ni Facebook. Okay. So do use high quality, relevant, truthful, creative. So ibig sabihin, dapat high quality ang ginagawa nating ads, and syempre relevant yung picture at yung caption, and truthful yung ginawa nating ads na yan, no? So ayan, kahit sabi natin legal yung products mo, pero yung ginawa mong ads, no, medyo may something, no? Medyo alanganin po tayo diyan kay Facebook, okay? Alanganin ma-approve. So graphic or adult content, oh, di ba? Sabi natin nagbebenta ka ng juice. Okay, juice, legal naman yung juice na binebenta mo. Pero dun sa juice na yon, mayroong picture ng babaeng sexy, di ba? Medyo malaswa. So ang gusto mo kasi maka-attract yung image mo ng mga lalaki na bibili ng juice, no? So medyo bawal 'yon. Gumagamit ka ng sensitive content para maka-attract ng audience, tapos ibebenta mo yung product mo. Medyo ano 'yan, bawal. Bawal talaga, hindi siya medyo, bawal talaga siya sa Facebook ads. Okay. Controversial content, you may be able to post about controversial politics topic in your organic feed. Ibig sabihin, pwede naman, gumawa ka ng topic about mga ganyan, ano lang, organic post lang, pero hindi mo pwede yung i-ads, no? So bawal po talaga yan. Grammar and profanity, very poor grammar yon. So make sure na kung gagawa tayo ng ads na English, no, i-check mo naman sa Google, spell checker yon. So spell checker, grammar checker, so marami naman yan sa Google, nagkalat naman yan, so
make sure na tama yung mga grammars natin kasi chinecheck mabuti yan ni Facebook. Pag nagka-problema, eh, hindi talaga ma-approve yung ads natin. Okay? Or, ito tip lang, pwede kang gumamit ng Tagalog. No? Mag-Tagalog ka na lang. Hindi po yan na de-detect ni Facebook, yung mga Tagalog. Although, meron naman yung mga malalim na Tagalog, pero iwasan pa rin natin yung mga yung caption ay yung mga parang jajamon, ganun. Dapat ano pa rin, tamang spelling pa rin, tamang Tagalog, yun. Okay, non-existent functionality, placing a fake video play. Ngayon, meron ganyan, image siya, no? Image ad yun. Pero pag tingin mo sa gitna merong video play button, pag-click mo ng video play button, hindi naman siya video, no? So, picture lang pala siya. Ngayon, yung mga ganong klaseng ad, bawal po yun kay Facebook. Okay? Before and after photos, yun. Especially yung mga beauty products, yung mga weight loss products, yan, bawal po yan. Yung magpipicture ka ng, gagawa ka ng ads, dalawang picture, yung isa payat, yung isa, ay hindi, yung isa mataba, tapos ito yung pumayat yung after. So, bawal po yung mga ganon, yung before and after photos. Okay? Misleading claims, unproven financial gain, yan. So, medyo tagilid po talaga yan, yung mga misleading claims. Bawal na bawal po yan kay Facebook ads. Clickbait content, ayan. May mga ganyan, no? May mga nagpo-post ng ads, tapos sasabihin ni pag kinlik mo to, click mo yung mag-emoji ka ng wow, ayan. Then makaka-receive ka ng ganito. Mag-emoji ka ng love, makaka-receive ka ng ganito. May mga ads kasi na nagpaparami ng engagements. Bawal na bawal po 'yan kay Facebook, okay? So mga strategy kasi ngayon talagang iba 'yan, no? Nakikita po 'yan ni Facebook, hindi po 'yan inaallow. Automatic animation. This means no flashing strobes or jarring sounds that play without a person's interaction with your ads. So bawal 'yon. Example din ito, no, merong ano eh, merong mga ads na akala mo okay sa una pero bandang huli hindi siya okay, no? So na-detect 'yan. Akala nyo hindi nire-review ni Facebook na nare-review po nila 'yan. Okay? And then the updated 20% text on image rule. So although inalis na to ni Facebook, no? Kahit gaano karaming text yung ilagay mo sa Facebook ad ngayon, i-approve naman po 'yan. Pero, ayun, ads with too much text won't perform well. Yun. So, hindi pa rin siya magpe-perform. Kahit sabihin mo, dinescribe mo na lahat ng product mo doon sa single image na 'yon, ma-approve siya. 'Yun nga lang, hindi pa rin ganoon kaganda yung results kasi nga napakaraming text masagawa na tingnan 'yon sa Facebook ads. Okay? Pero yun nga, 20%, kalimutan nyo na yun, yung rules na yun, na dapat 20% lang ng picture, yung text. Wala na yun. Itinanggal na ni Facebook yun. Pero, ilimit nyo pa rin na at least mga konti man lang yung text na ilalagay nyo doon sa image nyo. Okay. Number 4, don't link to an irrelevant poorly designed landing page or URL. Ito yung ads na to para to sa mga merong website, yung mga gumagamit ng mga traffic ads or mga conversion ads, no? Yung iba kasi ginagawa gumagamit ng irrelevant. Kunwari, ang picture mo ay about dog food, yan, dog food. Pero pag kinlik mo yung link, iba pala, hindi pala about dog food 'yon, no? May mga ganun, no? May mga irrelevant kasi na web page or ads. So, bawal na bawal po kay Facebook yan. Yan, disruptive content. Ayan. So, mayroong ganito. So, okay naman. Pag kinlik mo yung ads, okay yung image, okay yung website. So, relevant naman. Pero pagdating dun sa loob, bitin-bitin yung, ano, yung pages. So, yung first page, ito yung dinescribe niya. Then, bago mo mabasa yung ibang ano, description ng products or services, magne-next ka pa ulit. So, napakaraming pages. So, ayaw po ni Facebook yan. So, kung ikaw magra-run ka ng ads ng conversions or traffic using your website, make sure na nasa isang page lang yung landing page nyo. So, mas okay kung one page or two pages lang yung inyong landing page. Okay? Non-functional or non-functioning or non-matching landing page. So, ito, yung non-matching,
Yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, about dogs. Tapos pag pindot mo ng website, iba pala. So hindi sila match, okay? So pag ganon, bawal po yan kay Facebook. Ayan. Misleading URLs. Ito, if the URL included in your ad looks like it leads to one type of landing page, but it's redirect to something unrelated. Yun. So misleading. So yung mga, basta huwag kayong gagawa ng kalokohan pag nagra-run kayo ng mga ganyang ads, especially mga website. Ayan. Don't misuse Facebook or Instagram brand assets. Ayan. So maraming ganyan, ginagamit yung Facebook logo, yung Facebook brands, kung saan-saan, no? Na kahit yung mga emoticons, bawal yan. ako hindi ko ginagamit, nasita na ako dati dyan ni Facebook, no? So although appealing siya, pero ang dating kasi dyan, parang sinasabi na parang part siya ng Facebook. So bawal yon. Ayaw ni Facebook na sinasama sila sa mga advertisements ng users ng Facebook. Okay. So endorsement. You can't say or imply that your products or services is endorsed by Facebook. So walang kinalaman si Facebook diyan sa products mo. Bakit mo isasama, no? So wag mo ikabit diyan yung pangalan ni Facebook or logo ni Facebook, no? Bawal na bawal po 'yan. Brand usage. Officially, Facebook says to not make their logos or branding a prominent feature in your ads or landing page. Ayan. So may mga ganun. Yung mga images na from Facebook, huwag nyo nang gamitin. Okay? Kung gagamitin nyo, eto. So, if you use screenshots from any versions of Facebook's Instagram user, make sure it's represented accurately. Ibig sabihin, wala kang, hindi mo in-stretch yung logo, hindi mo in-stretch yung itsura ng Facebook. So, dapat wala siyang crop. Kumbaga, original. As in, yun talaga yung logo ng Facebook. Okay? So, pwede. Basta tama. Or yung updated version ng logo ni Facebook ang gagamitin. Okay? So, ayan. Please read the Facebook advertising policies for your own good. So, ganito kasi. May mga students tayo na parang sinasabi nila na simula nung nag-enroll sila sa course na to na block or na disable yung account nila. No, hindi ganoon ha. Hindi ako may gawa niyan or yung course, yung ads mo, ikaw nag-run niyan. Ikaw ang gumawa ng ads mo. Ang nangyari diyan, hindi mo lang sinunod yung policies, no? Kaya ka nalagot kay Facebook, no? So make sure na basahin nyo yung Facebook advertising policies. Ayan yung link, yung business.facebook.com/policies/ads. So, kailangan nyo intindihin to. Kailangan nyo isapuso yung Facebook ads policies kasi ito yung susi para maging tuloy-tuloy mag-grow pa yung business mo. No? So, wala tayong sisihan. Ako, binasa ko to. Kung gusto mong maging maayos ang business mo online using Facebook advertising, I suggest and highly recommended talaga na intindihin nyo mabuti itong Facebook advertising policy. So, basahin nyo. Yung pinakita ko kanina, napaka-igsi pa lang yan. Napakarami pang kailangan intindihin. Hindi mo yan makukuha sa isang basahan or panood lang. Ulit-ulitin nyo hanggang makabisado nyo yung mga bawal at yung mga pwede. So, make sure na yun, intindihin. Isa puso po natin itong Facebook ads policies. Okay. So, how to keep your campaign running if your ad is denied. So, ganyan. So, syempre, sa pag-run ng ads, hindi pwede hindi ka madedeny. So, kahit kami mga matatagal na sa ganitong industry, kahit matagal na kami nag-run ng ads, no, minsan nadedeny talaga, nare-reject. No? So, mararanasan nyo yan for sure, no, lalo yung sa mga nag-i-start. Pero, syempre, una nyo gagawin, halimbawa na-reject, yan, na-deny tayo. So, edit nyo lang yung ads. So, edit nyo. Mag-edit kayo based dun sa understanding nyo sa Facebook advertising policies. So, magkaka-connect yan. Hindi pwedeng, okay, sinabi ko, edit yung ad pag na-reject yung ads. Pero, pag nag-edit ka, make sure na sinusunod mo pa rin yung Facebook advertising policies. Malinaw? So, hindi pwedeng edit mo lang tapos bahala na. Hindi pwedeng ganun, no? Dapat sumusunod pa rin po tayo sa Facebook advertising policies.
Okay? So, once na nag-edit kayo ng ads, pwedeng baguhin niyo yung image, baguhin niyo yung headline, baguhin niyo yung caption. Okay? Pagka binago niyo yan at binago niyo based dun sa Facebook advertising policies, ang gagawin ni Facebook, i-review ulit yan. Okay? Pag ni-review, at nakita na lang okay na, wala kang nalabag na rules, so pwede ka na, ma-approve ka na ni Facebook. Okay? So, number two, appeal the ruling. Halimbawa, nag-run ka ng ads, no? Talagang inintindi mo mabuti yung Facebook advertising policies. Kabisado mo na, alam mo na yung bawal, tsaka yung mga pwede. So, tapos, nung nag-run ka ng ads, gumawa ka ng ads, pinublish mo, then, nag-in-review, after ng mga ilang oras or minutes, na-reject. Ayan, so na-reject. Pero, based sa understanding mo, wala ka namang nilabag na rules. So, ang gagawin nyo po dyan, mag-a-appeal kayo ng yun nga, mag-a-appeal kayo kay Facebook. So, meron kasi doon, once na nag-reject si Facebook, meron kang chance na ipapa-human review or second review, kumbaga. So, meron doon nakalagay na link. So, pipindutin mo lang yon, tapos, madadirect na yun dun sa isang form. So, sasagutan mo lang bakit kailangan ng second review. No? So, sabihin mo lang na naintindihan mo naman yung policies ni Facebook na wala, tingin mo wala ka naman na labag na rule. So, pwede bang Facebook, pwede bang i-second review, baka na mali lang yung AI. No? So, syempre, minsan automated yung nagre-review. So, possible na yun nga, na-reject because dumaan sa automation. So, ngayon, kailangan mo mag-manual review, no? Using human review na. Okay? So, pwede ka mag-request ng ganun. So, pwede tayo mag-appeal kung sakaling talagang sinunod mo naman yung rules ni Facebook, no? Alam mo naman. So, mag-appeal po tayo. Mag-manual review po tayo. Ayan. Halimbawa na deny. So, pwede mong gawin, i-duplicate mo yung ads, no? Pwede kasing yun nga, syempre, automation, sobrang dami nung nag-ads kay Facebook. Puro automated yan eh. Usually, ang manual review, yun na eh, pag nag-request na yung advertiser. Ngayon, try mo, halimbawa na reject yung ads, try mo duplicate and resubmit your ad. So, ganun lang. I-duplicate nyo lang, then resubmit. Mahala nyo yung second submit nyo ng ad is manual na pala, manual review na. Pero kung halimbawa na deny ulit, so possible na dumaan ulit sa automated system, so mag-request ka na kay Facebook na baka pwedeng i-manual review na ito, no? So, ganon. Okay, create multiple versions and A-B test. So, sa advertising, hindi pwedeng isang ads lang, isang klaseng ads lang. Kailangan gumawa ka ng maraming klase ng ads, no? Iba't ibang klase, ibang image, ibang headline, iba yung caption. So, gawa ka ng maraming ads, then i-publish mo. Then, piliin nyo yung the best na results. And, syempre, dyan mo malalaman kung ano yung ma-approve and madi-disapprove. So, gawa ka marami. Gawa kayo ng marami ng ads. So, mag-A-B test kayo. Gawa kayo ng iba't ibang klase ng ads. Then, ito tip lang, no? Sa mga nag-testing, syempre may mga disapprove. May mga disapprove dyan. Ang gawin nyo sa disapprove ads, i-delete nyo na. Delete nyo na sa ads manager nyo. Kasi, naka-record yan kay Facebook. So, possible, pag nag-run kayo ng ganong klaseng ads ulit, mare-reject yung ads nyo. So, wag nyo nang gamitin yon, wag nyo nang gagawin ulit yon, no? Kasi, nasa history na yan ni Facebook. So, gawa kayong bago. Gawa kayong bago lagi. Okay? Then, try organic posting instead. Yan. So, halimbawa, laging rejected, no? So, laging ganun. Kasi yung products mo is talagang hindi pwede sa Facebook ads. So, gawin mo, mag-organic posting ka. You know? So, pwede naman yon sa Facebook page. Mag-post ka lang na mag-post. Siyempre, may mga followers ka. So, makikita naman nila yung products mo. Pero syempre, since organic posting siya, konti lang yung makukuhang audience. So, mas okay pa rin kung through Facebook ads. So, mas maraming marireach. Ngayon, halimbawa, hindi ka mapag-run ng Facebook ads, try mo magpalit ng business. No? So, kasi syempre, bawal nga yung mga
yung mga products mo eh, no? So iba iba na lang i-offer mo online. Okay po? Ayan, number 6. So very important. Ayan, stay on top of Facebook Ads rules and marketing policies. So ayan, wala kang ibang gagawin. Okay? Reviewin mo lang ng reviewin yung policies ni Facebook. Kailangan maintindihan mo, kailangan isa puso mo 'yan. Kasi yan yung susi para maging successful yung mga ads na gagawin mo. Okay? Ayan, punta lang po tayo sa http business.facebook.com/policies/ads. So, ayan, I hope na nakatulong tong tutorial na to about Facebook rules. Ayan. I hope na maging successful yung mga ads na gagawin natin. Okay? So, kung ready ka na, kabisado mo na yung mga rules, kabisado mo na yung mga policies ni Facebook, yun. Pwede ka nang gumawa ng ating Facebook ads. Okay?